Good afternoon, everyone. I'm Sonia Salamat, Mu Sigma Phi Sorority Batch 1995, speaking on behalf of the Immunity An Ounce of Prevention team. We are streaming our webinar live right now from wherever we are, and our time in Manila is now 5:02 p.m. For today's first speaker in our webinar, we have currently the Chief of the Division of the Obstetrics and Gynecology Infectious Diseases from the Department of OBGYN at the Philippine General Hospital and Manila Doctors Hospital, and the Vice President the Vice President of the Philippine Infectious Disease Society in Obstetrics and Gynecology. She received a bachelor's degree from the UP College of Pharmacy prior to entering and graduating from the UP College of Medicine. She was a former member of the POGS Committee on Hospital Accreditation for Service, Committee on Non-Legislative Affairs, Committee on Community Service. At present, she is a board member of the Asia-Oceania Research Organization in Genital Infections and Neoplasia. She is also an active member of the POGS Committee on Immunization for Women and the Committee on Reproductive, Developmental, and Environmental Health. Here to give a talk about COVID-19 and pregnancy, we are honored to welcome Dr. Sybil Lizan Bravo. So good afternoon. This is Sybil Bravo. My topic for today is about pregnancy in dangerous times dealing with COVID-19. So what do we know currently of viral infections in general? Well, this coronavirus is kind of new to us. It's one of the family of viruses from the common cold to SARS and the MERS. So we have heard the SARS and the MERS cold. And in these epidemics, about 3 years ago, pregnant women had severe outcomes. So they had severe presentation, which of course during pregnancy, there's relative immunosuppression, decreased oxygen consumption, and rather increase in oxygen consumption, there's decreased functional residual capacity. And of course, theoretically, as what we saw with the previous epidemics, the fetus may be exposed during pregnancy and there's possible vertical transmission. So let me just run through the series, the case series that are currently published in literature with regard to the coronavirus that we're dealing with now. So the first series, it reports of 19 women, 17 were delivered by cesarean delivery. There was one neonatal death. 15 babies were tested and they had negative results. And the conclusion was that there was no evidence of vertical transmission. They saw about 42% preterm delivery rate. With the second series, this is quite recent, published by Chen et al. In Wuhan. This is an experience with 9 pregnant women from January to Feb. So they reviewed the medical records as well as the maternal and neonatal outcomes, and they tested both the mother and for the baby, the neonate, they tested also cord blood. They did swabs on the neonate. So for the results, most women presented with fever. This is around 7 out of 9. They also presented with cough, myalgia, sore throat, malaise, and during labor and delivery, there was around 22% fetal distress. For the laboratories, they noted that there was lymphopenia. So yung po yung pagbaba ng
lymphocytes sa dugo. There was also some derangement sa liver function, but there was no maternal mortality and all the babies were alive. So there were all live births. Wala rin pong namatay sa mga baby and all of them had good Apgar scores. So as I've mentioned, they took samples from the amniotic fluid po, no, sa cord blood at gumawa rin po sila ng swabbing sa lalamunan ng mga babies and even sa breast milk. And dito po nakita nila na negative naman po for the SARS-CoV-2, no, yung mga samples na ito. So again, proving in this small series that there is no evidence for intrauterine infection through vertical transmission. But then again, we note that this is a very small series and the authors also noted that we cannot make definite conclusions as of yet. So meron pa pong isang third series. This time, they reviewed the cases of two doctors. No, ito po, doctor na mga buntis who cared for Wuhan patients na COVID positive. The first is a 34-year-old. She has a 37 weeks presented with nasal congestion and she had fever. So exposure niya po na trace sa pag-alaga niya ng isang pasyente was proven to be COVID positive. So sa kanya pong nasopharyngeal swab, she turned to be positive. Yung vertical transmission po, no, yung minention natin kanina, ito po yung chance na maipasa ang virus during pregnancy from the mother to the fetus sa unborn child po through placental transmission. So going back to our third series, yung second case, ito po yung doctor din, a 29-year-old, at her first pregnancy presented with fever, nasal congestion, sore throat at 36 weeks, so almost term na po. She was admitted due to unprotected exposure to her husband who was found to be also positive for the viral infection for COVID. So yung CBC niya po showed also decrease in white blood count. And ito po yung chest CT scan niya showed multiple lobar infiltrates at ginamot po nila ng steroid. So both cases po, again, as we have mentioned, they did testing for the PCR. Ito po yung definite test for the presence of the virus. No, they also did the test sa both patients po, no, maternal serum, nagawa din po sila ng swabbing sa babies, and umbilical cord, blood, amniotic fluid, even vaginal swab and breast milk. In both cases po, ito yung dalawang doktor na COVID positive during pregnancy, nag-negative po ito mga specimens na to. But then, their babies po, no, at around 3rd to 4th day of life, both their babies developed pneumonia. Ayan. So by chest x-ray, there was diffuse haziness both in their babies and they were treated as such with antibiotics. But eventually, both had good outcomes. So buhay po yung dalawang mommy at buhay po yung dalawang baby. Itong fourth series that we saw, ito po yung review din, no, in Wuhan, China, that the authors identified all hospitalized pregnant women yung early pa lang po, ano, from December 8, 2019 to February 25 of this year. So, na outside, sorry, this is the review of women outside Wuhan City. So, ito po involved 13 women and none had underlying medical conditions. So, ito po yung summary ng clinical characteristics ng 13 women na to na outside Wuhan City. So, some of them had actually two of these women, no, were presented at less than 28 weeks, so less than 7 months age of gestation, and most of them presented beyond 30 weeks age of gestation. Bibigay ko na lang po yung summary. So dito po nakita nila lahat po nagdevelop ng respiratory symptoms and fevers, ubot sipon, nasal congestion, mild pneumonia, except in one patient. Yun po si patient 6, she developed severe pneumonia requiring ICU care and siya po yung namatayan ng baby. So ang reasons that they gave, one is the cytokine storm that is also all around the internet na nakikita nila ngayon sa mga cases ng COVID infection with severe pneumonia. So ito po yung mga pasyente na ICU, na intubate po, no, naririnig natin yun. Yun po yung maaring dahilan. Sobrang release po ng cytokines. So again,
Around five of these women were delivered through emergency CS because of fetal distress or rupture of membranes, and yun nga po yung isang nagkaroon ng stillbirth. And around half of these women had preterm labor. But there was no severe neonatal asphyxia at lahat naman po ay yung nasabi natin, no, live birth, except nga po dun sa isang namatayan ng baby. So again, they concluded that unproven pa rin po yung vertical transmission, yung sinasabi natin kanina na possibility na maipasa ng mommy through placental transmission yung virus sa kanyang unborn baby. So what now do we know from these four small case series, no? Isa po 13 patients, sa dalawa lang, isa po ay 9 patients na yung kanyang dinescribe. Well, most reported cases, no, were during the third trimester. And most of the mom and baby pairs had excellent outcomes, but there was around, let's say, 45 to 50% preterm birth rate. So, ibig sabihin po, may chance po na manganak ng premature, no, ang mommy if she's exposed or rather she has disinfection. But again, in all these case series, the authors concluded that there might be low risk of intrauterine infection, no, by vertical transmission. But of course, these authors mentioned that as of current knowledge time, rather, there's limited knowledge na maliit pa lang po pagkakaalam natin sa clinical impact ng sakit na ito sa mommy, sa kanyang unborn child, and of course, yung possible transmission sa baby. And again, no, I'm sure mami-mention din po ito ng ating dalawang dalubhasa ng speakers, yung transmission po ngayon ng COVID-19, yung coronavirus or the SARS-CoV-2 virus is through human-to-human transfer via direct contact. Kaya narinig nga po natin, kailangan tayo may personal hygiene. Through fomite transmission, so pag yung infected po na secretion, no, like laway po, or pag bumahin po yung pasyente at nag-lunch yung bahin na yun, laden with virus sa laptop, ayan sa mga doorknob, naghawak po, at hindi tayo nag-practice ng good hygiene or cleaning of surfaces, maaari natin itong makuha at pag tayo nag-touch ng ating mata, ilong at bibig. And yung potential aerosol routes, kung nabubuhay nga ba daw ang virus na ito sa air, yon. So isa rin pong kailangan yung pag-aralan ng mga dalubhasa. So, again, due to the yung current knowledge din po natin, no, due to immune response of the mom during pregnancy, the mother could develop antibodies, sufficient antibodies, without developing serious conditions. And yung isa pong maganda, through breastfeeding, there will be passive antibodies that is transferred, no, of course, by actual breastfeeding to her newborn baby that may provide protective effect on the infant. So yun po yung, of course, advantage ng breastfeeding. But in the four case series that we described, yun nga lang po yung authors, they all discourage breastfeeding. Number one po yung reason, of course, nalaman nga natin, there's strong person-to-person transmission. So kung meron po tayong duda sa hygiene ng mother, no, baka po ma-infect niya ang kanyang baby through horizontal transmission. And yung isa po kasing pasyente, even though nag-negative na siya sa kanyang initial test, a few days after, nag-positive siya ulit. So there might be possible again, no, transmission through breastfeeding. Sabi dito, pregnant women should take efforts to minimize risk exposure whenever possible. Ito po yung algorithm na ginawa ng aming society, the POGS po, and the PIDSOG, meron po kami OBID Society. We should identify how to go about, no, how to manage women, mga buntis po na may COVID. Of course, we should identify, ito po yung very critical, the COVID team. Of course, consisting of the OB, the ANES, the nurse, and other healthcare providers who have adequate training sa pagsuot po ng tamang protection, tinatawag natin PPE, the personal protective equipment. And of course, we should have the ideal setup. Sana po hiwalay ang designated labor room or theater para po sa mga persons under investigation or under monitoring. And of course, yung mga COVID-positive patients. So as much as possible, expedite delivery. So kailangan mga anak na po sila, no, paiksiin natin second stage of labor para less exposure, of course, nating lahat as healthcare workers and yung operating theater natin sa infection, possible transmission.
Well, do early cord clamping, of course, yung neonatal resuscitation, ganun pa rin naman po. The pediatric team should do standard newborn care. Verify swab specimens were collected. Pag hindi po, is after delivery, is time to collect from the mom and the baby. And post-op po, mas maganda kung saan po nanganak or naoperahan yung nanay, doon na rin po i-monitor. Pag stable na po after 2 or 4 hours, pwede na pong ilipat sa designated room. So, kailangan lang po yung ating transfer personnel ay trained din po kung paano protektahan ang kanilang sarili sa training po sa PPE donning and doffing. Sa neonatal care naman po, ganun din naman. Sa ngayon po, ang nakita natin sa mga studies, ina-advocate po yung separate muna ang newborn and mommy temporarily lang po in different isolation rooms until the COVID test results are out. If testing is not done, separate them for at least 14 days from resolution of symptoms or from last exposure. And of course, we offer pa rin po breast milk. Yun nga lang po, kung di tayo makasiguro na ang mommy ay mag-practice ng very good hygiene, baka mas maganda po na mag-expression ng gatas at may isa pong caregiver na healthy na maaring magbigay po ng gatas ng ina sa kanyang baby in a different room. So, sa preterm naman po, ganun din naman, sabi lang dito is avoid to colicis kasi baka po yung kanyang condition ay maging severe, no? To the point na pag hindi natin paanak ang pasyente at pinatagal pa natin ang kanyang pagbubuntis, baka po magkaroon na siya ng respiratory depression. Okay, so mild cases in preterm, not in labor, pwede po pauwiin. But again, assure and collection, of course, adequate home quarantine. So ito po yung mga summary na natin ito. At ito po yung breastfeeding guideline as advocated by the Philippine Pediatric Society. Okay, so again, we still advocate breastfeeding for mothers, but observe strict hygiene practices. Ito pong next slide na pinapakita ko, ito po yung recent lang na teleconference among Asian countries led by Dr. Peng Ziyong. He was an IDA specialist po sa Wuhan. Dinescribe lang niya po na as of now, meron silang 40 women, pregnant women, na inaalagaan infected with COVID. Yung iba po nanganak na as of now, kaya lang we're still awaiting update niya. Sabi niya po, among those who already delivered, there's no evidence of maternal to child transmission. So ito po yung WHO guidelines, same lang naman po nang na-mention natin. Cesarean section is indicated only when on a case-to-case basis. And ito po yung CDC guidelines. Ganun din naman po sa CDC. Sinasabi lang na pregnancy could pose risk for serious infection. But as of yet, yung nakita natin na mga case series, they had good maternal mom and baby outcomes. So buhay po, except yung sinabi natin isang missed stillbirth. Again, we should always, always advise our patients and caregivers to practice very good hygiene, avoid afflicted people, always apply antiseptic and wash with soap and water for 20 seconds. So, po magmamadali. Okay? And through breastfeeding, yes, may possibility ma-transmit, but inaaral pa po iyon. Ito po sa European Center for Disease Control and Prevention. Ganun din naman po, wala rin silang pagbabo. Yung last na lang po, sorry, medyo ano na tayo extended. Gusto ko lang po ipakita ang isang example ng treatment regimen, na ginamit po sa mga Asian countries, so yung sa Wuhan, sa Taiwan, sa Singapore. Na-mention po dito yung use of the anti-malaria drug, chloroquine, hydroxychloroquine. Ang gusto ko lang po sabihin, wala pa pong clear guidelines, but of course, if you, the physician or societies would really believe that there's much benefit rather than harm, not to the patient, well, these drugs could be used for, that's what we call compassionate use, or for repurposing. And gusto ko lang din po sabihin na itong drugs na to are class C drugs. So hindi po sila definite contraindication for use during pregnancy. Okay. So in summary po, sa ngayon, limited pa ang ating kaalaman. Kailangan pa po itong aralin lahat. We advocate na mag-ingat po tayong lahat. Strict observance of good hygiene practices. For the healthcare providers, alagaan po natin sila. Of course, they should have adequate training again on how to
of course, take care of themselves, yung pagsuot po ng protective gear, protective equipment. So ngayon, wala pa pong evidence na ito ay natatransmit during pregnancy from mother to child, at wala rin pong evidence na ang COVID ay teratogenic or nag-cause ng abnormality sa baby. So isolation rooms should ideally be identified, no, for each type of patient, especially for those who are positive. And of course, we should always explain the recent benefits of breastfeeding for these mothers and their patients. In last slides po, pakita ko lang po, we had experience po in our institution in PGH in dealing with a PUI. So under investigation, the patient is termed presented with cough and fever for 1 week. So ito po yung setup namin. We put mga plastic barriers. Ayan po. Ito po yung aming surgeons, ang aming operating team. Of course, we are all trained in good or proper yung pagsuot po at pagtanggal ng personal protective equipment. And of course, the PG is also trained as well as the anesthesia. And thank you very much po. That ends the lecture. Okay, thank you very much, Dr. Sibyl Bravo. Thank you for that informative lecture on COVID and pregnant women. So before we go to our second speaker for today's webinar, we have a message from Dr. Gapli Gaspi of the Philippine General Hospital. Okay, well, all right. Okay, Dr. Legaspi will speak later. So we're going to our second speaker for today. Our second speaker for today, we are privileged to have an infectious disease specialist who is the current head of the Infection Control Unit and of the Philippine General Hospital. And she is also the chief of the division of adult medicine at the Department of Medicine, also at the Philippine General Hospital. She previously received a bachelor's degree from the UP Diliman Institute of Biology prior to entering and graduating from the UP College of Medicine. She has received numerous awards in her field, which include the Presidential Award 2019 given by the Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases, Exemplar for Research 2019 given by the Philippine College of Physicians, Ripple Awards 2019 Individual of the Year Award for HIV Advocacy, the UP Alumni Association Distinguished Alumni Award in Health Research and Education 2018, and the University of the Philippines Medical Alumni Society Outstanding Alumnus in Research and in Medical Service for the years 2015 and 2017, respectively. Ladies and gentlemen, here to give a situationer on COVID-19, we are honored to welcome Dr. Regina P. Burba. Doc Nina, please unmute your microphone. Doc Nina, please unmute po. Okay. Okay po, you may proceed po. So magandang hapon po sa inyong lahat. Ang pag-usapan ko po ay a little bit of an overview. Ang title ay Pinoy, paano tayo tutugon dito sa COVID-19? So ngayon po, we call it extraordinary times, kakaibang panahon. So nung just last week, no, nung March 11, dineklara ng WHO na ang COVID-19 ay isa ng ganap na pandemic. Kung saan more than 118,000 cases
ang may sakit na at lampas sa 110 countries sa buong mundo ang naapektuhan nito. Ano bang ibig sabihin ng anong ibig sabihin ng pandemic na ang COVID? Ibig sabihin nito ay tinatalaga na ng WHO na simulan ang mga paghahanda ng mga gobyerno at maaring gumamit ng emergency procedures para malabanan tong pandemic. Ibig sabihin, pwedeng maging agresibo at tutok na pagtugon ang kailangan nating gawin lahat. At maaring magdulot ito ng pangamba sa publiko dahil nga tinawag na itong pandemic. Ngunit ang WHO naman ay sinasabi sa atin na controllable tong pandemic na to. Na kung tayo ay magsasama-sama, kaya natin siguro maging matugunan ang mga pangangailangan at eventually ma-control ang sakuna ng COVID-19. Isa pang rason na ito ay kakaibang panahon, extraordinary times, ay inakyat ni Health Secretary Duque ang code alert system noong March 12, dalawang Webes na nakaraan, no? Code red sub-level 2 na ngayon. At ang ibig sabihin nito, dahil sa code level 2 na tayo, ay kinailangan magdeklara rin ng community quarantine para sa atin lahat. Ibig sabihin, kailangan tayo magkaroon ng stringent social distancing measures. At by now, I'm sure, alam na natin to at nararamdaman na natin ang kahulugan nitong ibig sabihin ng social distancing measures. Pero parang kahit na parang napakahirap ng nangyayari sa ating paligid ngayon, lahat na ito ay alinsunod sa mga rekomendasyon ng WHO. So hindi lang tayo dito sa Pilipinas ang nakaka-experience ito, pero actually it's a problem in a global level. At itong mga nasa slide na to, sinasabi kung bakit nga ba kailangan tayo magsama-sama para tugunan ang problema sa COVID-19. Dun sa bullet number 1, mahalagang mahalaga na matigil natin ang human-to-human transmission para sa ganun, eventually ay matigil rin ang paglaganap ng sakit na ito sa iba-ibang society, sa iba-ibang countries, at sa ating buong mundo. So right now, bigyan ko lang po kayo ng kaunting mga puntos tungkol sa ano na bang alam natin tungkol sa COVID-19. So, ito po ay napakabagong virus. Ang tawag sa kanya ay corona. Dahil sa itsura niya, nakikita niyo po sa picture na ito, ng mga spikes sa kanyang balat. Maaari itong makahawa ng hayop at ng tao. At itong particular virus, yung family ng coronavirus, pwedeng very mild na sipon lang, yung sipon-sipon lang, pero pwede ring severe pneumonia at hirap sa paghinga. Dito sa picture na to, makikita nyo na ang virus, yung coronavirus, ay pwedeng pumasok sa ating bibig or sa ating ilong, sa respiratory tract. At ang virus ay mag-i-invade ng mga cells sa ating respiratory tract, papunta sa ating mga baga para mag-cause ng pneumonia. Ito po ay mga picture ng scan electron microscopy ng virus sa sinabi nitong National Institute of Allergy and Infectious Disease. Picture po to under very high-powered microscopes ng virus na lumalabas sa mga cells galing sa isang US citizen nung siya ay may sakit na COVID-19. Yung virus po dito, yung yellow na mga bilog-bilog. Okay? Yan ang itsura niya under the microscope. Ito po ay isa pang shot ng virus. Makikita nyo, parang may corona siya around, di ba? Around the membrane of the virus. So meron siyang spikes na kaya ang tawag sa kanya ay coronavirus. Ito po ay isa pang picture. Parang maganda yung picture ng virus, pero behind yung magandang itsura ng virus ay actually very powerful po siya. At nakaka-cause ng napakaraming tao na
maging sobrang may sakit, malubha ang kanilang karamdaman at sa iba ay pwede pang mag-cause ng death. Saan na ba ito kumalat? So alam na natin na nung bandang mga December to January, nag-umpisa po siya sa Wuhan, China. Pero by now, kumalat na siya sa napakaraming bansa sa buong mundo. Na in fact, pag tingnan niyo po ang WHO Situational Report, so kung gusto niyo po malaman on a day-to-day basis kung nasa na ba itong coronavirus na to sa buong mundo, pwede po tayo pumunta sa WHO Situational Report website at makikita natin yung updates sa buong mundo. Kikita natin na sa Southeast Asia at sa Western Pacific region where we belong, that the number of cases have increased over the last several weeks. So ano ba yung mga simptomas ito? Alam niyo po, ako po yung isa sa mga humahawak ng COVID hotline telephone. Tapos ito po ang isa sa mga madalas tanungin ng mga tao sa telephone. Meron na po ba akong COVID? Ito po ang nararamdaman ko. Yun yung sasabihin nila. So ang pinakamadalas na simptoma or sign ay yung lagnat. Yung lagnat ay dinidescribe as temperature more than 38 degrees. So kung nag-aabang po tayo, kung kayo ay person under monitoring, dapat po talaga ay meron tayong thermometer sa bahay para makita natin kung tayo ay lampas na sa 38 degrees. Pwede rin na ang next na pinakamadalas ay cough, ubo. Usually ito ay dry cough, no? Yung walang plema pero naririnig mo maingay ang kanyang ubo. Parang kumakahol na aso minsan sa gabi. Tapos minsan po very minor, parang may sipon or sore throat or parang barado ang ilong, no? So sipon. 10% po may GI symptoms, ibig sabihin yung pagtatae, usually ito. Tapos as much as 20 to 64% sa mga pag-aaral, nakita na ang simptoma may be shortness of breath, yung mahirap huminga. Pero kung nasa bahay po tayo at tinitingnan natin kung tayo ay may COVID, wag na po natin hintayin na meron tayong shortness of breath kasi late manifestation na po ito. So pagka nag-aalangan tayo ay maging vigilant sa ating pagtingin sa ating sarili. Marami pong pasyente, sinasabi rin nila, wala silang lagnat, wala silang ubo, pero meron sila talagang feeling of fatigue, no? Yung body malay, yung parang pagod na pagod, panay. Yung aking mga kasamahan, panay nila, sinasabi, well, talaga naman tayo pagod na pagod, panay. Pero ito, sinasabi ng mga pasyente, parang masakit yung kasukasuhan nila, masakit muscles nila, parang kahit natulog na sila, feeling nila sa umaga ay pagod na pagod pa rin. So, itong mga symptoms na to might clue you in na baka may COVID. At sa mga nagkatrangkaso na sa atin, parang sinasabi na ang COVID ay parang mild na flu or trangkaso. Gaano ito nakakahawa? Ang mga ebidensya ngayon, talagang ang pagkalat nito ay tao sa tao. So, pagka nakatira tayo or nakakulog tayo sa isang maliit na lugar, hindi magandang ventilation, maging sa bahay, sa trabaho, sa ospital, pwedeng magkahawahan tayo. So may tinatawag na droplets. So ito po yan. So ang isang tao, yung droplet dito, yung orange na dots, no? So pagka tayo ay umubo or umatsing or tumawa ng malakas, minsan nagki-clear tayo ng throat, pwedeng nag-throw off tayo ng droplets na ito. So yung katabi mong tao na malapit lang within 3 feet or up to 6 feet, pwedeng sa kanya napupunta itong mga droplets na ito at pwedeng mahinga niya or mahawakan niya. Kung ang tao ay umuubo at ginamit natin ang ating mga kamay para takpan ang ating bibig habang tayo umuubo, ito yung red na, yung pula na kamay ng taong naka-picture dito, nalalagyan din ng droplets yung kanyang kamay. So that's the reason why very important, di ba? Itong next slide ko, malaking benefit po na pag tayo ay umuubo ay takpan natin ang ating bibig either with tissue paper or sa ating braso, no? So kasi talagang yung droplets
minsan nakikita natin siya, minsan microscopic, no? Hindi mo nakikita, pero each time that we do this at meron tayong infection like COVID-19, ay pwede tayong makahawa sa ibang tao. Meron naging experiment, di ba, naging ugong-ugong na baka airborne pala yung coronavirus. Kasi yung nagka-experiment on the virus, ang tawag sa kanya ay SARS-CoV-2, na nakita na actually yung virus pwede daw mag-survive sa air na hanggang 3 oras, sa iba-ibang gamit up to 4 hours, 24 hours, 72 hours. Ang ibig sabihin lang dito ay maging ano tayo, maging mas masinop tayo sa paghugas ng ating kamay at pag disinfect, no, ng ating mga kapaligiran. Pag ang isang tao ay umupo, ang expectation natin doon, yung droplets niya mahuhulog sa either sa sahig or sa lamesa, dun sa malapit na mga gamit around the person na umuupo. So kailangan linis lang linis tayo sa hospital or sa office. Usually, sinasabi natin, magagamit tayo ng pampalinis every so often, maybe every 4 hours, every 8 hours. At yung mga madalas hawakan ng mga tao or malapit sa mga tao ay madalas rin nating linisin. So, sa mga interesado, meron tinatawag na prognostic factors, no? Yung paano mo nalalaman na baka mas maging delikado ang pagiging pagkakaroon ng COVID-19. 'Di ba ngayon kasi sinasabi natin, kami po, sinasabi namin sa mga pasyente at ang DOH din sinasabi sa pasyente, pag mild lang yung sintomas mo, stay na lang at home. At i-save natin yung ating mga testing kits para sa mga tao na baka mas malala ang epekto ng sakit sa kanila. So ito po yun, yung mga mas may edad na sa atin, more than 65 years old. Minsan, nagsistart na tayo sa 60 years old. Yung mga kalalakihan, mas maraming naapektuhan at mas malala daw ang simptoma sa kanila. Yung mga may comorbidities, may other sakit, no? So, yung sakit sa puso, sakit sa baga, diabetes, may cancer, or may other reasons for immunosuppression or mas mahina yung kanilang immune system. At mga abnormalities sa laboratory. So, ano po nangyayari sa mga pasyente na may COVID? So, actually, maraming ang ine-expect na gumaling. So, dito po sa ating graph, makikita na yung blue, napakalaki, yung blue na bar, 81%, no? So, maraming tao, 8 out of every 10 COVID patients are expected to get better. No? Pero meron pong mga 14%, so 14 out of every 100, ang siguro kailangan ng hospitalization. Kaya sila po yung parang tinutugunan natin ng ating resources sa ospital para matulungan sila na ma-overcome din yung sakit. At meron talagang mga 5% na magiging lubha ang kanilang karamdaman na mangangailangan sila ng intensive care or ICU. Ang estimated fatality rate ay mga 2-4%. Okay. Sinabi rin ng WHO na ito ay controllable pandemic. So, ibig sabihin tayo lahat, yung number 1, 2, 3, 4. So, prepare and be ready. Detect, prevent, and treat. Reduce and suppress transmission and innovate. So, ano nang gagawin natin mga Pilipino para tugunan ito ng maayos? So ito po ay, di ba, ito sobrang ini-stress po to ng WHO, ng DOH, at pati ng mga LGUs kung saan tayo nakatira. Mahalaga talaga yung concept ng social distancing or safe distance. Ito pong next slide, tignan nyo po itong, at maganda po ang pinapakita sa slide na to. Yan. So dito, makikita nyo yung pink na mga bilog. Ito yung mga may sakit, no? So dun sa left side nyo po, nakikita nyo na ito yung mga lokalidad na walang social distancing. Let's say, dun sa right side,
ito yung mga komunidad na nag-practice masinsinang social distancing. Ulitin po natin, yan. So makita nyo sa umpisa, parehong konti lang ang kanilang may mga sakit. Pero kung hindi nag-social distancing, in time, marami po talagang halos lahat magkakasakit. At marami pong yung black dots, yan po yung namamatay na mga pasyente. Marami po yan. Samantalang kung mag-practice tayo, mag-obey tayo sa sinasabi po ng ating gobyerno, ng DOH at ang ating LGUs, makikita nyo yung effect, no, na kaunting-kaunti ang magkakaroon ng sakit sa atin. Yung isa-isang side, 200 sa isang experiment or forecasting na tulad nito, sa isang side na may social distancing, 25. At makikita nyo rin, hindi ma-overwhelm yung hospital capacity natin. Doon naman po yung lumabas po to sa New York Times, sa US, nandun na rin sila sa point na iniisip nila maraming discussion kung ano na ba ang gagawin nila. So dun sa isang side, no measures, sa gitna ay some measures, at sa other side ay severe measures. So makikita nyo to, siguro dito na lang tayo tumingin. Kung walang gagawin between April to July, napakaraming magkakasakit na halos buong United States of America magkakaroon ng sakit na COVID-19. Ito naman, some social measures. So marami pa rin, pero hindi as red as kanina. At kung severe ang control measures, ibig sabihin very strict ang mga gagawing measures ng gobyerno nila, kita nyo na kaunting-kaunti ang pwedeng magkasakit. No? So ulitin natin lang to. Pag walang gagawin, hindi tayo or hindi sila susunod sa mga gagawing hakbang ng kanilang gobyerno, dadating ang panahon as early as July 1, halos lahat sila ay magkakasakit. So mahalaga po talaga na sundan natin tong wisdom na ginagawa ng ating gobyerno. Meron pong mga magandang responses from mga workplaces. Pero ngayon kasi naka-lockdown tayo, kaya skip natin yan. At saka community response, kailangan na yung mga governments na parang hindi pa nila ini-include ang community sa kanilang mga patakaran, nakikita natin na napakarami yung nagkakasakit sa kanila. Okay. Ano naman ang pwede nating gawin araw-araw bilang mga Pinoy, no, dito sa ating bansa? So, I'm going to share with you yung top 10 tips for COVID response for the Filipino home. So, number one, turuan po natin ang ating mga kapamilya at kasama sa bahay tungkol sa COVID-19. Lahat po, ating mga anak, mga bata, mga matatanda, mga lolo't lola, isama po natin sa ating pagtuturo tungkol sa COVID-19. Turuan po natin sila kung paano maghugas ng kamay or gumamit ng alcohol. Most of us are at home right now, so madalas paglalabas at papasok sa bahay, maghugas po ng kamay. Paliwanag ang cough etiquette number 3. Yun na nga yung kanina natin pinakita. Kailangan kung umuubo ay takpan ng ubo gamit ng braso natin or tissue paper. Sa mga magulang, maging ehemplo sa kanilang mga anak. Para sa ganun, pare-pareho tayong maging safe sa ating mga bahay. Number 4, empower po ang ating mga kasama sa bahay. Para kahit wala tayo sa bahay, ganun pa rin ginagawa nila, no? Number 5, social distancing, at lalong-lalo na sa ating mga lolo at lola, para ligtas po sila, panatiliin sa bahay. Sumunod po tayo sa mga utos pag sinabi ng ating DOH, kailangan i-quarantine. Ano ba ibig sabihin ng quarantine? Stay at home, no, except kung pupunta sa ospital. Separate yourself from other people. Minsan tinatanong po ako sa aming COVID hotline, paano po yun? Napakaliit ng aming bahay. So, ang gusto lang natin, makahanap kayo ng isang space na mga 3 feet away, isang
ano ba tawag dito? Isang shoulder length, no? From yung ating tip ng ating fingers hanggang ating shoulder, ganun dapat ang kalayo tayo sa ibang sa ibang mga tao sa ating bahay. Kung tayo ay may ubo, takpan ang ating ubo with yun nga, with our elbow or tissue paper, and wash your hands frequently at home. Avoid sharing household items, no? So kung kayo po ay meron ng sipon, ubo, mild, stay at home. Pero ganun din yung ating mga spoon and fork, kutsara, tinidor, wag na natin i-share sa iba muna. Talagang social distancing, ito ay tatagal lang habang tayo ay may sakit. Number six, maganda kung ang bahay natin ay malinis at maaliwalas, gumamit po ng mga disinfectants. Ang pinakamadaling gamitin ay yung chlorine, di ba? Yung Clorox na diluted, 1:10. Pwede po yung gamitin, napakabisa po. Tapos ito po yung 7 habits of highly hygienic people. Wash hands frequently. At yan po, panatiliing malinis ang ating bahay. Number 7, kung kayo ilalabas, siguraduhin na ito ay mahalagang... bakit kayo lalabas? Mahalaga ang paglabas nyo at iplano nyo ito mabuti. Number 8, sabi namin, huwag na lang pumunta sa ospital muna kung hindi kailangan, kasi ngayon talagang punong-puno po ang ating mga ospital ng mga may sakit. No? So stay at home kung mild lang, pero consult a doctor kung kailangan. Number 5, may mga issues po dito. Yung flu vaccine, pag dumating po siya, ina-anticipate natin, dadating na po ang ating flu vaccine for 2020, siguro po mga... April, by the middle of April, siguro nandiyan na po ating gamitin ang flu vaccine. Ito po ay magandang investment. Minsan po meron tayong mga bagay na hinahawakan na nagiging madumi. We think baka merong infectious droplets dun, like our cell phones or, you know, yung money, pera, yung mga bills or other things that are shared, yung mga doorknobs, tsaka yung mga elevator buttons. So just when you do touch them, pag hinawakan niyo po itong mga to, then kung kayo ay nasa bahay, wash your hands. Kung kayo ay nasa labas ng bahay, you can use alcohol para linisin ang inyong mga kamay. At kung ma-decide niyo na kailangan kayo mag-surgical mask, suitin po ito ng tama. Ibig sabihin, yung mask usually may dalawang sides yan, yung may kulay at wala. Yung may kulay po yung panay nasa labas. At number 10, manatiling informed. So if you're going to check out some websites, ang mga mahalaga ay sa WHO, sa PSMID, yung Philippine Society of Microbiology and Infectious Disease, sa CDC, at of course, sa DOH at ang UP Manila website. May mga inventions po recently na tayo ay very proud of. Ito po ay yung new test kits by Dr. Destura and NIH. So nag-umpisa na po kami gamitin to sa UPPGH. Baka dumating rin yung panahon, maging mas madali yung COVID testing sa ibang countries, like in Australia. Ito ay service na nakukuha sa drive-thru. Sana po dumating yung time na mas madali talaga mag-tests na sa atin. Baka dumating rin yung panahon, mag-offer po ng isolation facilities or quarantine facilities sa ating mga barangay, just as other countries like China and now Italy are doing it. Pagka po nangyari yan, ito I think ay napakalaking contribution para ma-control natin tong pandemic na to. At finally, I would like to say na hindi po parang hopeless ang ating situation. In fact, malaking pag-asa ang naghihintay sa atin. Tingnan natin ang naging karanasan ng China. There was a time na napakaraming nagkakasakit sa China, pero ngayon po, very proud po sila at tayo ay nagagalak rin sa kanilang naging karanasan na ngayon nag-turn around, no? There were periods recently na wala na silang nakikitang may sakit sa China. So that's it po. Salamat po sa pagkakataon. At kung may tanong kayo, dadating yung time, merong question and answer later on. Thank you very much po.
Maraming salamat, Dr. Nina Burba, sa impormasyon na ibinigay mo sa lahat ng nanonood ng webinar natin ngayon. At salamat din sa pagsasabi na marami tayong maaaring gawin para matugunan natin itong hinaharap natin sa COVID-19. Sa kasunod natin na speaker, tatawagan po natin si Dr. Gapli Gaspi ng Philippine General Hospital. Meron din po siyang sasabihin sa ating lahat. Dr. Legaspi. Hello, I am Dr. Gapli Gaspi from the Philippine General Hospital. I'd just like to say thank you to the Music of the Sorority for hosting this webinar and a very timely topic for what's going on in our country today. So PGH has been designated as one of the three referral centers for management of COVID patients, mostly in the severe and critical state. And of course, the way not to get to that state is to avoid getting the infection in the first place. So I enjoin everyone to follow the quarantine and isolation advices, the social distancing advices, and maybe even the physical distancing advice. But do whatever it takes to avoid getting it and transmitting it to other persons in any way you can. So the simple ones would be, as already mentioned, probably for social distancing, cough etiquette, and hygiene practices with your hands. The COVID scare is true. It is not easy to manage the rapid transmission of the virus, nor is it any easier to manage the severe and critical state of our patients. So please, let's follow all the advices of DOH, of your local government, and your health workers, and all parts. Participate in the prevention of the spread of this virus. We, in PGH, will try to, as much as possible, do our best in taking care of the patients that have gotten to a sick state, and hopefully make them better in the fastest time possible. So, to all of you, again, thank you, and good evening from the Philippine General Hospital. Thank you, Dr. Gapli Gaspi. Okay, we now come to our last and third speaker for today's webinar. He is currently the director of the Community Health and Development Program at the Philippine General Hospital, where he is also a community medicine specialist. Here to tell us about community-based interventions in a pandemic, we are honored to welcome Dr. Anthony Cordero. Doc, ans, paki-click po yung green button.
Saan? Nasa left side po. Game na ba ako? Nakikita na po namin yung screen nyo, pero pakiclick po yung green button. Okay. Sa left side po ninyo. Then, paki-drag down na lang po, then slideshow po. Okay. So, magandang umaga po, magandang hapon po sa ating lahat. So, ito ay mga community-based approaches in a pandemic, mga ginagawa ng iba't ibang komunidad laban sa COVID-19. So, karamihan po sa mga halimbawa na ipapakita ay nagmula sa website na ito. So, ito po yung nakikita nating mga litrato dito, ito yung mga karaniwang community-based approaches. Harap-harapan na pagsasama sa komunidad. At minsan, ang ating mga komunidad ay mayroong kasama na mga iba't ibang ahensya na nakikipartner sa nasabing komunidad. Minsan, ito ay mga academic institutions, minsan ito ay mga government agencies, minsan naman ang nakakasama nila ay mga tiga iba't ibang NGOs or iba pang mga samahan. Usually, harap-harapan ang pagsasama ng komunidad at ang nakikipartner sa komunidad. Pero ngayon, sa gitna ng ating national public health emergency, sanhi ng COVID-19, ang mga barangay sa labas ng Metro Manila, okay pa rin yung harap-harap, pero yung mga barangay sa Metro Manila, ibang pamamaraan na muna. Ngayon, sa gitna ng ating national public health emergency, mahalaga na patuloy ang mga diskarte ng komunidad dahil mahihirapang magtagumpay kung puro strategiyang pang-ospital lamang. So napakahalaga ng mga sinabi ni Director Gap Legaspi kanina. So kailangan talaga may partnership between the community and the hospitals. So ang isang magandang mekanismo na binuo ng DOH at ng DILG ay yung tinatawag nating BERT or yung Barangay Health Emergency Response Team. Ang realidad, ang bawat barangay ay mayroong barangay council. So lahat ng barangays meron dyan. Tapos dahil may mga nakaka-partner ang barangays na iba't ibang mga ahensya, yung iba sa kanila nagtatayo din ng barangay local health board at yung iba naman mga barangay committees. So ang usually ang tatanong kasi pag itatayo mo yung Barangay Health Emergency Response Team, kunyari itatayo siya ng DOH or ng isang iba pang government agency, usually ang tatanong, ano bang pagkakaiba nito sa barangay council or sa barangay health committee or sa barangay local health board? So sa ating community-based approaches, mahalaga na yung mga tanong na yon ay matutugunan. So ang mga ipapakita ko sa mga susunod na slides ay mga halimbawa ng mga aktual na ginawa ng iba't ibang komunidad. Ito ay isang effort para ma-activate ang BERT sa isang city sa CAR. Kung titingnan natin yung tatlong bullet points na yan, yan yung mga parang responsibilidad. So ang BERT was tasked to keep a list of persons in the barangay from areas declared to have NCOV and submit the list to the interagency task force. Isa lamang yan sa mga responsibilities. Tapos ito lagi ang isa sa mga priority na responsibilidad ng BERT. Ito yung pag-conduct ng regular barangay-wide cleanup campaign as well as provide information campaign to educate their constituents on proper hygiene and sanitation practices in accordance to the guidelines provided by the DOH. Tapos yan. Meron yung parang ratio sa ating community-based approach, no? Parang isang BERT sa isang barangay and then an additional unit for every 5,000 residents. Tapos nakalagay dyan yung mga dapat bumubuo ng BERT. So ang bumubuo dapat ng BERT, ayan, yung nakalista dyan. At ang isa sa kanila, dapat siya ay isang registered nurse or midwife. So ito, sa Region 5 naman yan. Sa level ng isang syudad, nagtayo sila ng BERT. So, mahalaga yung mga ganyang meetings para sa pagbubuo ng BERT. Kasi kailangan alam ng barangays bakit ba ito binuo. Kasi katulad na nabanggit ko kanina, kung hindi maganda ang paliwanag, tatanungin ka lang, ano ba ito? Ano bang pagkakaiba nito sa iba pang mga komite na meron sa barangay? Ito naman sa Region 6, ano na yan? Ito, mismong activity na.
parang may pinapakita sa mga board members yung pagsusuot ng PPE at saka yung mga iba't ibang pang diskarte para maiwasan ang COVID-19. Ito naman sa isang lugar sa Region 6, mas komprehensibo ang naging approach nila. Nagtayo sila ng isang anti-coronavirus task force. Tapos sa task force na yon, isa lamang sa ginagawa ng task force ang pagkakaroon ng birth sa bawat 5,000 na population. So sa usapin ng prevention, the task force was tasked to set up an information or call center. Yan, nauuso na ngayon yung call center na diskarte sa mga community-based approaches kasi nga hindi naghaharap-harap ang mga tao ngayon, di ba? Pinapa-stay sa bahay, so maraming mga online na bagay-bagay. Yun at least sa NCR, no? Pero sa labas ng NCR, nangyayari pa rin yung mga iba sa mga face-to-face basta may social distancing. Tapos sa containment and control, yan. Sila yung magre-receive ng mga tao na dumadating sa municipality, sa mga coronavirus-affected countries and other areas. Tapos ito, itong tinatawag nating napakagandang ginawa ng anti-coronavirus task force na ito. At just to highlight, maraming the best na nakalagay. No? So, sa information management, the task force will conduct consultations on the guidelines. Isa yan sa napakahalagang ginawa dito sa Region 6. Nagkaroon sila ng konsultasyon sa guidelines at saka nagkaroon sila ng public dialogue. Ang kahalagahan niyan, ipapakita ko sa ilang slides mamaya. So yan, meron ding responsibilidad yung task force sa local crisis management, mag-provide ng mga gadgets at saka yan, i-monitor yung presyo ng medisina at saka mga preventive gadgets. So kasama yan sa responsibilidad ng task force. At saka yan, syempre, ensure that garbage is properly disposed and ensure that public places and areas are cleaned and disinfected. So, kung i-imagine mo, dito sa lugar na to sa Region 6, hindi lang sila nag-birth. Meron pa silang isang mas malawak na task force na kung saan yung sistema, inayos nila yung sistema. So, ang DOH may magandang framework. Ito yung may mga management ng human resources, materials, information system, anong gagawin dun sa mga tao, paano mo i-handle yung event. So, may ganyang framework ang DOH. Kaya mukhang ito ay ginawang reference nitong area na to sa Region 6. So, punta tayo ngayon sa strategy ng Philippine government. So, sikat na sikat tong poster na ito. Ito ang Philippine government strategy for beating COVID-19 and it has four components. So, nakalista yan. Nakalista dyan yung apat na components. Enhanced community quarantine and social distancing, contact tracing and surveillance, a triage system and increased testing, at ang improved case management of patients. So, tingnan natin yung mga iba't ibang community-based approaches tungo sa apat na strategiya nito na ito ng Philippine government. So, yan. So, bakit mahalaga nakasama ang komunidad? Kasi kailangan mag-gets ng mga tao kung bakit. Diba? Yung nakalagay sa may left ng slide, yung you can do your part by 1, 2, 3, 4, maganda yan. Pero kailangan mag-gets ng tao kung bakit niya gagawin. Mas okay ito kaysa inutusan lang yung dating. Diba? Ika nga nung isang napakadakilang profesor sa UP, hindi ka mawawala sa how kung alam mo yung why. So, yan. So, ito naman, ito yung mula sa isang municipal health office sa Region 4A. Naglabas sila ng advisory, alituntunin sa quarantine pass. Tingnan nyo yung unang nakalagay. Dahilan kung bakit may quarantine pass. Yan ang sinasabi natin. Mahalaga nakasama ang komunidad kasi kailangan mag-gets ng mga tao kung bakit. And then sa kanya nilagay yung gabay at saka yung gabay sa paggamit. Yung gabay para makapagbibigay at saka gabay sa paggamit. Pero bago yun tinalakay, pinaliwanag muna kung bakit. Ito naman, isang creative na diskarte. So imbis na harap-harap ang public health education tulad ng makikita nyo sa kanan, ang ginawa, yan, parang palaro. So ito naman mula sa Facebook page ng isang mayor sa NCR, yan. Ito naman yung mga pwedeng tawagan, yan, yung mga hotlines. So ang community-based approaches sa public health education, parang yung iba,
mga kaalaman tungkol sa sakit at ano yung dapat gawin. Yung iba naman, mga kaalaman sa mga pag-contact sa mga nakakaalam o yung mga pwede mong hinga ng suporta. Ito naman mula sa isang senador. Mahalagang papel ng mga barangay health workers. Isa sa kapartner ng Mu Sigma Phi Sorority dito ay ang Liga ng mga barangays sa City of Manila. At sa buong bansa, napakahalaga ng contribution ng barangay health workers. Hindi lamang para sa krisis na ito, pero kung hindi, para sa lahat ng maraming bagay. Noong mga 1960s, 70s, napakahuhusay ng mga NGO community health workers. And then sinimulan ng gobyerno yung pagkakaroon ng barangay health workers noong mga late 80s. At yung dalawang puwersa na yan, napakahalaga ng ginagawa. Pero ngayon, yung barangay health workers, talagang crucial sila dito. Tapos kung titingnan natin, parang hindi naman yan magiging magic eh. So yung mga bayan na sobrang laki ng contribution ng mga barangay health workers, ito rin yung mga bayan na years ago pa lang, okay na yung mga BHWs nila. So maraming salamat sa ating mga barangay health workers. So ito naman ay sa isang bayan sa Region 4A, tuloy pa rin yung kanilang public health education. Last week ito nangyari na may social distancing. So pati yung pagkakaupo ng mga tao, inayos. Ito, medyo pakulo nung isang LGU sa Region 6. Ginawa niyang Wuhan yung ano, para matandaan ng mga tao, isang health advisory. Tapos ito, isang creative na diskarte din ng isang syudad sa NCR, nagkaroon sila ng parang 8-8 campaign. Parang, di ba dati meron tayong 3 o'clock habit para sa dengue, so ito naman, 8-8 campaign. Ito naman yung mula sa isang bayan sa Region 4A, again, nire-reiterate yung mahalagang papel ng mga barangay health workers. Isa itong barangay health workers training activity para magagawa ng mga BHWs ang mga katungkulan nila sa birth. Ito kasi lagi yung, di ba, ang ibang BHWs talagang binobombard ng mga training. So mga ganitong pagkakataon, malinaw, maganda din na alam ng BHW kung bakit. Bakit ba siya nagtitraining? At yun ay para magawa niya yung mga katungkulan niya. So yan, isang creative na approach para ma-avoid yung crowds. Nagkaroon sila ng market day schedule sa isang bayan sa Region 3. Ito naman, pinagbawal na ng ilang mga LGUs ang mass gatherings. Again, in line with that component of the strategy which is avoiding crowds. Ito naman, yan, di ba? Ang galing. Hand washing, wala namang tubig. So yung buong sistema inayo. So dito meron silang parang public hand washing area sa Region 5. So bakit mahalaga nakasama ang komunidad? Para sa talakayan, masasabi ng tao yung kakaiba nilang konteksto. Kasi minsan may bias sa middle upper class yung mga recommendation. So okay yan, dapat isasama yung community. Ito naman, ginagawa ng ilang national government, ng ilang LGUs. Kasi nga, since sabi mo mag-stay at home, edi nawawalan ng trabaho yung iba. So nag-o-offer ng financial assistance para may incentive na mag-stay at home. Ito naman, may full salary but reduced work hours. Siyempre, gusto mong ma-maintain ano naman yung quarantine. So meron kang parang incentive. So parang nakikreate ka ng mekanismo. Ito naman, para hindi talaga lalabas ng bahay, may isang municipality sa Region 5 nagdi-distribute ng food packs. Ito naman, sa isang city sa NCR, again, in line with staying at home, may distribution ng food packs. At ito, sa isa na namang iba pang city sa NCR. So, yan. At ito, sa isa na namang city, sa isa pang city sa NCR. Sa isang LGU sa 4A, nagdi-distribute talaga sila ng foodstuffs. At dito naman sa isang municipal LGU sa Region 3, yan, iniiwan sa mga may monoblock dyan. Tapos yan, may mga checkpoints din na kung saan parang chinecheck na para siguradong magstay at home. Mula sa Facebook page ng isang mayor sa NCR, nagtayo talaga sila ng ganyang mekanismo kasi may mga kababayan tayo na walang tirahan, so parang nag-create ng system. At meron din yung palikuran, meron rin yung mga pagkain. At mula sa isang bayan naman sa Luzon, yan, tuloy-tuloy yung mga iba nilang activities para makakagawa sila ng mga iba't ibang ordinansa at mga pulisiya tungo dyan. So ito, hindi sapat ng edukasyon lang. Dapat meron ding pagsasaayo sa sistema para merong pagkakataong isabuhay yung natututunan. Diba? Hindi pwedeng puro
educate. Kailangan meron ka ring sistema at mekanismo para yung natutunan dun sa education maikikarry out. At itong mga nasa kanan, yan yung mga magagandang halimbawa. So, ito na naman yung mga strategies. So, meron ding contact tracing, surveillance. Ito, ginawa ito ng isang LGU sa NCR. At ito naman, ayan. Dapat meron ding strategiya dahil lang sikat, kapag merong nararamdaman, magpatingin. So, ang ginawa ng isang LGU sa Region 10, naglagay sila ng ganitong parang check-up area para hindi lahat nagpupunta sa ospital. Ito naman ay sa Region 7. Tapos, meron ding panawagan na please do not be quick to believe articles and messages. So, para makontra yon, yan, may isang national high school sa Region 3 na nagkaroon ng public health education. At syempre, gamit tayo ng local language para mas angkop. So, balikan natin yung paalala ng Philippine government dun sa improvement ng case management. So, dyan naman papasok yung sa libreng transportasyon para sa mga healthcare workers. Ito, may mga nagdo-donate. So, may mga community-based groups na nagdo-donate ng mga PPEs. So, dito sa pang-apat na component ng strategy, which is an improvement of the case management, example, pagkakaroon ng tatlong ospital na COVID referral areas. So, kailangan ng community engagement para ang mga tao ay alam kung kailan at saan sila pupunta. Kung walang community-based approach, hindi yan kakayanin ng mga hospitals. Yung buong sistema ng ospital at mga karatig lugar ang dapat ayusin. So yan, may call center sa isang government agency. So parang kailangan magtulungan yung ospital at yung komunidad. Kasi kung ospital lang, yung mga tao lito, so magkakaproblema talaga yan. Okay, so bilang pangwakas, tulad ng ibang problemang pangkalusugan ng COVID-19 ngayon ay maraming factors. At ayon sa WHO, ito ang mga factors na dapat kilalanin, suriin at tugunan. So yan, nasa WHO website yan. Tama naman, sa ayon mo sa hindi ka naniniwala, dapat maniwala ka. Yan ang mga salik tungo sa kalusugan. At patuloy pa rin tayo sana na magabayan ng mga prinsipyong ito sa lahat ng mga diskarte natin, hindi lang sa COVID-19 health emergency, kundi para sa ibang mga bagay din. So maraming salamat. Ito po yung mga lugar na kung saan hinango ko yung mga halimbawang pinakita ngayon tungkol sa community-based approaches. Ito po yung mga syudad. At ito naman po yung mga munisipyo at dalawang probinsya. So napakarami pong mga good practices ng mga LGUs, government agencies at NGOs, people's organization at iba pa, pati po mga faith-based organizations. Pasensya na po, hindi lang talaga kasya sa 15-minute presentation ang lahat ng magaganda niyong ginagawa. So ito lang pong mga nandito ang ating naisama. So yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Anz Cordero. Napaka-practical nung lecture mo. Tapos nabigyan talaga tayo ng mga concrete na measures kung ano ba yung dapat nating gawin, ano ba yung pwede nating maidagdag dito sa para mapigilan natin yung pagkalat ng COVID-19. Okay. Sa ngayon, meron tayong nanonood na 1,200 na mga tao sa Facebook, 919 naman sa YouTube, at 163 sa UPM live stream. Okay. Pwede na po tayo ngayon sumagot ng mga tanong na ipinadala ng mga nanonood sa atin. Doon sa iba pong gustong magtanong, pwede nyo pong i-type yung tanong nyo doon sa Q&A chat box, doon sa right lower corner ng live stream windows o kaya ho doon sa comments in the FB video for Facebook Live viewers. Hanggang alas 7 po tayong pwede magkaroon ng question and answer. Marami na pong nakapagpadala, kaya sisimulan ko na po. Siguro, sasabihin na lang kayo na po, yung mga speakers natin, kayo na yung pumili kung sino ang pinakamabuting sumagot sa isang mga tanong. So ito po, may nagtanong dito si Jewel Incarnacion, can somebody with mild symptoms get worse? So yun daw po bang tao na ang symptoms ngayon ay mild, pwede ba daw yan na lumala? Okay. Ako na lang sasagot. Sige po, Dr. Anina. So yung nakikita po namin sa mga nagiging pasyente namin, yung may risk talaga na pwede maging worse ay yung sinabi ko po kanina na merong mga poor prognostic factors. So people who are 60 years old and above,
pag nakikita po namin sila sa emergency room, tapos parang very mild yung kanilang symptoms. Kunyari, meron lang silang konting ubo. Pag tinignan mo yung x-ray, meron silang a little bit pneumonia on one side. Pero ina-admit na po namin sila kasi sila po yung pwedeng magkaroon ng complication later on. So, yung age more than 60 years old, yung pong may mga comorbidities, ibig sabihin meron silang ibang sakit. Katulad po ng sakit sa puso, kasama dun yung alta presyon, yung high blood pressure. Yung pong may sakit sa baga, yung mga COPD, emphysema, yan po. Yung diabetics, yung pong may mga history of cancers in the past, at saka po yung mga, ang tawag immunosuppressed. So meron po silang iniinom ng mga gamot na nagiging mas mahina ang kanilang immune system. So ito po yung populations na pag nakita namin kahit mild, di na po namin sila pinapauwi, pinapa-admit na namin sila sa ospital. Pero on the other side, yung pong medyo, usually mga kabataan, 20 years old, 40 years old, sige hanggang 50 years old, pagka po mild yung sintomas, no, yung konting ubo, tapos nawala na after a few days, hinahayaan na po natin na magstay sila sa bahay kasi hindi na po natin sila ine-expect maging complicated. Okay, thank you. Siguro kadugtong na lang nung tanong na yon, paano daw kung mild naman yung symptoms sa ngayon pero meron daw high blood, may diabetes at mas matanda na sa 60 years old, candidate daw ba yun, siya, yung tao na ganon para ma-test para sa COVID? Ang sagot po doon ay yes. So kahit po sa mga recommendations ng DOH, kasama po sila sa pre-prioritize natin na inuuna po namin, kung kunyari kasi bawat ospital po ngayon meron lang X number of kits to use for tests. So inuuna po namin talaga yung mga may edad na. Kasi sa mga studies, the older you are, the more the possible complications. Okay, so maliwanag po. Priority sila dahil sa edad nila at saka dun sa mga iba nilang sakit. Correct. Okay, yung kasunod nating tanong para kay Dr. Sibyl. Ito, obstetricians are getting requests from their patients to issue them medical certificates saying that they are at higher risk of getting infected and should not report for work anymore. Comment, please. Galing po kay Cherry Solis. Okay. Nakita po natin kanina no, nung presenta natin yung four na review. Ang baseline po natin, syempre sa physiology po ng pregnancy, women are quite immunosuppressed, na may konting pagkababa ng kanilang immune system, plus during the pag-start po or mid-third trimester, no, mas tumataas po yung oxygen requirement. Pero ito po yung mga natural physiologic process na ang katawan po ng pregnant woman ay nag-a-adapt. So yung nakita po natin sa study, maganda naman po yung kinalabasan no, ng yung mga infected women, I mean, nabuhay naman sila except for one na ICU, na intubate. Sa risk of infection, kung mas mataas ba daw no, ang chance nila to get the infection, actually, wala pang definite na sagot. Sabi nga po ng mga authors sa conclusion nila, maliliit lang po yung mga series na nakita nila, wala silang makuhang conclusion kung ang mga buntis ba ay at risk para sa specific coronavirus na ito. Ngunit yun nga po, since yung nasabi natin mga physiologic process ng pregnancy, sila nga yung maaaring makakontract ng disease. Ngayon sa, in terms of work, hindi naman po totally pinagbabawal ang mga buntis, no? Sa, especially mga healthcare workers na buntis, na magpatuloy sa kanilang mga trabaho. Pero of course, kung sila ay malalagay sa mga high-risk situations, katulad po siguro sa ER or other risk areas na maaari silang madaling mahawaan ng sakit, eh sila po'y pinag-iingat. Ngunit hindi naman po totally pinagbabawal na sila ay magtrabaho. Siguro kung high risk area talagang kanilang pinagtrabuhan sa, yan, mga, katulad sa case ng mga healthcare workers sa ospital, especially sa emergency room, siguro maaring magawa is pwede pala sila magtrabaho pero baka pwede silang ilipat sa mga low-risk areas like sa ward,
Ayan, mga ganon. Siyempre, yung mga nasa office, hindi naman sila bawal magtrabaho kung yun nga lang po, lahat nga lang dapat ay mag-practice ng good personal hygiene. Okay. Thank you, Dr. Sibyl. Ganon, titingnan natin ano ba yung trabaho nila. Kung high risk, siguro baka yun ang pwedeng wag muna. Pero kung bawa sa opisina naman nga, baka hindi naman dapat na bigyan ng certificate na wag magtrabaho. O sige, ito pong kasunod natin na tanong, mukhang kahit sino po sa inyong tatlo pwedeng sagutin. Mula kay Maymay Carrizosa Donna, may mga hospitals na nagsarado na ang OPD. What is the best advice you can give to patients who want to go or need to go for checkups? Ako po, I will give my answer and then siguro si Aunt sa Sibyl can give their answers later. Yung sa, usually po pag nagsasara naman yung OPD ng isang ospital, parang meron naman po silang iniiwan na mga hotline numbers or mga numbers that they can contact just in case na parang mahalaga na makakita pa rin po kayo ng isang manggagamot. Kunyari, yun nga yung OB checkup, yung mga ganyan. So, hindi totally closed po yun. Check nyo dun sa hospital. You can call or you can contact kung alam nyo po yung phone number ng mga clinics or doctors nyo. Kasi meron po silang ginawang paraan para just in case kailangan nyo po talaga magpa-check up ay maaari po. Okay. Thank you, Dr. Ranina. Baka si Dr. Ants, Dr. Sibyl, meron kayong gustong maidagdag doon. Yung ano na lang siguro, parang sa ngayon kasi, yung ibig sabi, agree ako sa sinabi ni Dr. Nina na yung definition ngayon ng salitang sarado, sarado yung gate or yung door, ano na siya eh. Iba na yung definition. Maraming mga ospital, mga academic institutions na nagbukas ng mga call centers, parang call centers na yon. Pwede ka doon magpakonsulta. So yung outpatient consult doon mo gagawin online or sa telepono. Okay. So remote consult. Okay. Si Dr. Sibyl. Ganun din naman po sa mga buntis na pasyente kung meron kayong concern, yun nga po, i-encourage nila na you could contact yung mga doktor niyo po, healthcare provider, through yan, text messages or Viber message, pwede naman po yung mga ganun. And I think sa abroad, meron po silang mga website, no, to, ayan, how to consult with your doctor, parang itong ginagawa natin, teleconferencing. We would allow that naman po, as long as of course may technology po. Pero syempre, kung talagang emergency, like yan, nagli-labor na po, or doon sa mga hindi buntis, no, kaya may mayoma po, dinudugo, eh talagang kailangan, kontakin yung doktor. Kung hindi nyo po makakontak, punta pa rin po sa isang ospital. Hindi naman po kayo tatanggihan doon. Okay. Sige, ayan, maliwanag po, no, kahanap tayo ng ibang dahilan sa, basta hindi naman emergency, kasi kung emergency, ospital na kailangan ng punta. Ma'am Sonia, gusto ko lang po idagdag yung sa mga, kunyari po, naka-schedule for elective surgery yan, myoma, ganyan, or may ovarian cyst, or kahit sa ibang, ano po, specialty, ano, pagtanggal po ng bukol, kunyari sa isang parte ng katawan, na hindi naman po emergency, lahat po ng medical societies, of course, dito sa ating bansa at buong mundo, ay pinapayuhan tayo na pwede muna ipagpaliban, huwag muna po ituloy itong mga non-urgent or hindi po totoong emergency na mga operation kasi mas nire-reserve natin ngayon ating mga ospital, mga institutions para po sa care nga po ng mga COVID patients, possibly COVID patients. Okay, pag non-urgent, ipagpaliban muna. Tapos kung pwedeng telemedicine ng consultation, yun muna po ang ating gawin, ano? Sige. Susunod po nating tanong, ang sinasabi po, kung yung mild symptoms daw ay sa bahay lang at hindi na dapat pumunta sa ospital, paano daw kaya yun mapapasali sa statistics ng COVID-19 at kung meron kayang paraan para ang barangay health emergency response team ay
makasama dito sa bagay, sa issue na ito. Okay. Ako muna, Dr. Sonia, ang sumagot. Okay. Sige, Dr. Nina. Okay. Actually, na medyo challenging kasi yung ating situation ngayon. Kasi nga, at this time, parang limited talaga yung ating access to the testing kits right now. But ang forecast naman natin ay mag-i-improve po to over time. So in the next few weeks, I think magkakaroon na ng influx ng mga ibang mga tests or magiging mas improve na yung proseso ng pag-test. So natating rin yung time na baka mas maging mas malawak yung pwede matest. So for now talaga, yung mga very mild, hindi po talaga siya nai-include sa statistics. Yes. Limitation po yan ng ating stats right now. But we hope that that will improve in time. Yun po yung parang tingin kong mangyayari. Okay. Tapos pag nag-improve na yun, marami malalaman na natin, makakapag-test na rin tayo ng mga mild. Ano po? Okay. Sino po ang may ibang gustong ipapang gustong sumagot? Okay, si Dr. Ants. Doon papasok yung integration ng mga sistema ng DOH, ng mga ospital at saka ng communities sa pamamagitan ng anong birth. Yung tinanong nung nagtatanong kanina. Kasi parang katulad ngayon, kung ano man ang realidad, gagawa ng pulisiya dahil doon ang DOH at saka ang ospital. So kunyari yung realidad na sinasabi ni Dr. Berba na hindi ganun kadami yung kits, kaya meron parang protocol, sino lang ang itetest. So yung ganung mensahe, isa yon sa responsibilidad ng BERT. Sila yung nasa ground, sila yung nasa ikangay, nasa mismong area ng barangay, sila yung tutulong sa mga tao na maintindihan yon. And then, syempre, may mga magre-react. Again, papasok doon yung bakit. Syempre, medyo nakakagalit pa rin naman sa iba yung dahilan na, hindi kasi kulang ho tayo sa testing kits, pero at least, napapaliwanag mo bakit ka merong ganung bagay. Ang paniniwala kasi natin is kung magkakaroon ng magandang paliwanagan, magkakaroon ng magandang talakayan. At kung may magandang talakayan, at least magkakaroon ng parang action points. May makakapag-decide yung tao, makakapag-decide yung birth, at hindi masyadong ma-overwhelm yung mga hospitals natin. Okay. Sige, maraming salamat po. Maraming salamat po sa sinagot nyo dun sa issue na yon. Okay, mahalaga talaga na ipaliwanag bakit sa ngayon hindi tayo pa makakagawa ng testing ng mas maraming tao. Kasi yun din yung isang tinatanong dito ng iba nating manonood ngayon, paano daw kaya yung mass testing, dapat daw bang gawin yun? So siguro yun nga yung sinagot kanina rin ni Dr. Nina. Ito ay isang comment galing kay Mark Anthony Sandoval para sa komunidad. May banta ng mga pagnanakaw kapag nagugutom na yung mga tao. Ang dapat na tugon diyan ay hindi ang pag-deploy ng mga pulis, kundi ang pagbibigay ng tulong, lalo ng pagkain para hindi humantong sa nakawan. Baka si Dr. Ats may gustong idagdag dito sa comment na ito. Ano yun? Ang tawag sa sinabi ni Dr. Mark Sandoval ay tama. No? Tama yun. Buti na lang at nakahanap talaga tayo ng magagandang halimbawa. So Mark, dun sa mga examples kanina, merong mga LGUs na bahagi ng kanilang mga activities ay yung pag-distribute talaga ng food packs. May isa pang LGU sa Region 4A, nag-distribute muna sila ng food stubs para may sistema lang. So tama yon. Kasi yung pagkakaroon ng ganung kaguluhan, ano na yon eh? Isa yon sa mga mangyayari talaga kapag nagugutom yung mga tao. So, wag mo nang hintayin na magutom. Kasi pag nagutom at nagwala at nagtawag ka ng pulis, ibig sabihin, masyado nang late yung naging tugon mo. So, sang-ayon tayo kay Dr. Mark. Okay.
Maraming... Pag nagugutom sila, opo, sila ilalabas ng bahay, maghahanap ng pagkain. So wala na po uli yung silbi ng social distancing. Kaya kailangan po eh, yun nga po, bigay na po yung ano, tulong sa mga tao. Okay, sige. So di ito talagang naka-address kay Dr. Ants. Pwede daw kayo bang mag-comment sa designation ng tatlo lang na pampamahalang ospital bilang COVID-19 hospitals? Okay. Sige. Okay. Sa'yo kung talaga, Dr. Ants. Bigyan mo na lang sa akin ang pangalan yun mamaya. Okay. Merong pangalan. ACI lang eh, ang nakasulat. Si ACI. Okay, okay lang, okay lang. Isang napakagandang tanong. Siyempre, ang sagot dyan ay sana parang, okay, sige, dalawa yung sagot. Yung unang sagot, kung talagang tatlong ospital, yung ospital na yon bubuhusan mo ng suporta. At yung suporta, manggagaling yan sa DOH, manggagaling yan sa iba pang mga ospital. Tapos, walang pasahan ng current patients mo na. So, kunyari, may-ari ako ng isang private hospital, dineclare ni President Duterte ngayong araw na itong tatlo, hospitals A, B, and C ang COVID referral hospitals, wag naman lahat ng pasyente dadalin mo doon. Kumbaga, walang ganunan. So, yun ang unang dapat mangyari. Tapos yung isang dapat mangyari, kailang susuportahan talaga yung tatlong ospital na yon. Ngayon, kung ina-assume natin na tatlo na nga lang yon, kailangan maayos din yung ano, yung pagkakaroon ng catchment areas. So, kunyari NCR, ang NCR, hahatiin mo sa tatlong areas. Tapos meron ka talagang massive information campaign sa mga LGUs at mga ospital. Kunyari, o kayo ang city of blank, o dito kayo nakadek sa ospital na ito. So, para yon lahat yon ginagawa mo para hindi ma-overwhelm yung tatlong ospital. Kasi ang siguradong mangyayari sa tatlong ospital na i-designate mo na COVID referral hospital, pag wala kang sistema sa communities, kahit ano pa ang suportang ibigay ng DOH dyan, ma-overwhelm yan. Kasi ang buong-buong sambayanan ng NCR nandyan na. Tapos syempre, ang assumption mo doon, tatlong ospital yon para sa catchment area ng NCR. Kailangan ng bawat province, meron din kanya-kanya. Kasi hindi pwedeng yung tatlong ospital na yan itatanggap ng buong Pilipinas. Kasi hindi siya unfair yon dun sa tatlong ospital na yon. At syempre, ang pinakasagot, sana bago mo utusan yung tatlong ospital, kinausap mo naman sana ng maayos. Yung may maayos na konsultasyon, yung ready ba kayo? Parang kung ako yung manguutos, ang first line ko dapat, kunyari tatanungin ko yung boss nung lugar na yon, o boss, ano bang realidad sa inyo? Kasi parang iniisip namin na gawin kayong referral hospital. Ngayon alam ko national health emergency. So lahat ng pag-uusap na yon, ang timeline nun, hindi 2 weeks. Ang timeline nun, 2 hours. Okay lang yon. Pero at least sa 2 hours na yon, nag-usap naman. Yung manguutos at yung uutusan, nag-usap muna ng 2 hours, kahit pa 5 a.m. to 7 a.m. yon. Ang punto lang, yung mga bossing nung pupuntahan mong ospital, natanong mo naman. So, kung ang assumption ko kasi is, yun ang tatlong yon sa NCR, so sana may catchment areas, at sana sa ibang probinsya o ibang regions, meron ding iba-ibang ospital na ide-designate ka. Tapos, lahat sila sana susuportahan, tsaka sana pumili ka nung hindi masyadong madedihado yung current patients nila. Pero kung maganda naman ang suporta, hindi nga yun madedihado. Kasi isa yun sa consequence eh. Kunyari, inassign ko yung hospital A, marami siyang pasyente, hindi maganda ang suporta ko sa kanya, hindi maganda ang community engagement, mamayang konti yung hospital na yun, iti-take over na yun ng COVID patients. So, yun yung medyo ano, mahabang sagot sa napaka-controversial na tanong na yun. Okay. Si Dr. Nina, ano, na natutuwa siya sa discussion na 'yon para sa tanong na 'yon. Pero tama nga naman, ano, meron pa rin dapat na sistema. Hindi naman basta magbubukas ka ng COVID hospital tapos walang sistema. Eh ganun nga din, overwhelmed din, ano. O sige. Ito tanong para kay Dr. Nina, galing kay Jane Jimenez, can a person who got infected
with SARS-CoV-2 develop immunity? May nagtanong din kanina kung magkakaroon ba daw ng antibodies laban sa SARS-CoV-2 ang isang tao. So actually, we expect na may some amount of immunity na mangyayari po with the pag nagka-infection. Kasi ganun naman ang response ng ating body. Pero we think also na just like the influenza virus, magkakaroon po siguro ng evolution. Kasi itong current virus na to, we think nagkaroon to ng changes eh, from the initial coronavirus, from the initial animals, diba? Nung nag-jump siya to human, nag-evolve siya to something else. So, pero dun sa mga reports po from other countries, diba? Habang nag-follow up po sila ng mga pasyente, nakikita nila na meron din very few patients na nagkakaroon ulit ng pag tinest mo yung kanilang nasopharyngeal swabs, nagkakaroon ulit ng positive. Di natin clearly alam kung what this means, no? Kung hindi lang ba na-pick up na yung nung test yung at naging negative siya, hindi lang na-pick up yung virus dun sa lalamunan at the time na nag-check. Or did it mean na re-infect siya? So, kaya inoobserbahan pa mabuti kung anong nangyayari dito sa mga pasyente. Okay. Mukhang karugtong na rin doon sa sinagot ni Dr. Nina, yung isang nagtanong kanina na reinfection, pwede raw bang magkaroon ng reinfection sa COVID? Oo. So, pwedeng magka-reinfection, yes. Kung ma-expose ka ko ulit. Kaya po, Dr. Sonia, to just go back to kaninang question about mass testing, no? Kasi I'm all for broadening po yung mga ating criteria for COVID-19 testing eh. Pero I don't think dapat magkaroon ng mass testing. Kasi yung mass testing parang ini-imply nun, parang kung magde-design ka ng research, para siyang cross-sectional study, no? Na at one point in time, lahat kukunan mo ng test. I don't think that's gonna be useful. At parang sayang talaga yung resources pag ganun. Remember, kada araw, pwede tayong ma-expose. So, hindi ibig sabihin na negative ako today, bukas negative ako, at next month negative po ako. It's a very dynamic process. Yung day-to-day lives natin, lalo na kami mga healthcare workers na on the front line, panay everyday, nagpapasalamat tayo, di ba, Dr. Sonia? Okay pa tayo, hindi pa tayo nagkakasakit. Pero yun, hindi mo malaman talaga eh kung kailan ka pwedeng magkaroon ng illness. So yung mass testing, di po kami agree dyan. At pwedeng ma-infect ngayon. Pagka gumaling, we think pwede ulit ma-infect. Yes. Okay. Siguro mahalagang mahalaga yon kasi di ba nagkaroon tayo ng issue na may mga tao na nag-asymptomatic na nagpa-test. Siguro mahalagang tandaan natin yon na hindi naman dahil negative yung test natin ngayon, eh negative na yon sa lahat ng araw na darating. Okay, sige. Merong tanong galing kay Mario Festin. Why are our hospitals full of patients when we only have about 500 who are COVID positive? Do we have that many patients waiting for test results with severe symptoms that require admission? Baka si Dr. Nina din muna. Feel na feel ko yung tanong na yan, Dr. Mario. So, talagang right now, the bulk of the patients are yung tinatawag po nating PUIs, no? Persons under investigation, waiting for the results of their tests. So, for example, dun po sa hospital where I work, sometimes, I'm sorry ha, pero minsan 5 araw, 7 araw, may 8 araw, wala pa po yung results. So, hindi mo po ma-discharge yung patient. So, talagang nag-iipon po sila. Tama po na hindi ganun kadami, hindi, di ba, sinasabi na more than 8,000 patients yata po in NCR are in the hospitals. Pero hindi po 8,000, di ba, ngayon, di naman 8,000 yung
running number of cases natin. Pero these are the number of patients who one may be moderately to severely ill, and number two may be mildly ill but have comorbidities. That's why they were admitted, and they're all waiting for the results. So we hope also, we look forward to the time na magiging mas mabilis po yung turnaround time ng mga tests para hindi po nag-iipon ng ganito. I think yun yung true burden sa system natin ngayon eh, itong PUI sa naghihintay po ng results. Okay, so yun po, maliwanag yung sagot doon, talagang maraming PUIs dahil medyo matagal ang test result. Marami-rami rin na ding nagtanong dito sa ating mga, sa ating audience, yung ginagawa daw ba ng barangay na nagsispray ng disinfectant sa kalye, okay daw bang gawin yun? At saka, ano daw ba dapat ang ginagawa ng sa barangay level na disinfection ng mga public places? Dr. Nina siguro o Dr. Ann siguro yun, ano? Dr. Nina po yan. Yung iniisip ko nga yan kasi minsan pag umuwi ako ng bahay, yung gulong ng kotse ko, dinidisinfect, hindi ako pinapapasok hanggang madisinfect. So, I think I'm not really sure. I think ang dapat disinfect ay yung pong mga, number one, of course, yung hospital environments. Yun, talagang kung ako po ay mag-i-invest ng aking money, it will be to disinfect the hospital environments, the places where patients are. Yun. Number two po siguro, places where people converge. So, pero ngayon kasi right now na we are in an extended quarantine or lockdown, parang hindi masyadong kailangan po ito ngayon. Pero nung time na maraming tao, parang for me, kunyari, where there were church, yung mga simbahan po, mga eskwelahan, mga offices, mga malls, yan po yung talagang kailangan linisin ng mabuti. Yung interest in cleaning the floor. Kasi nga, siguro may some virus in the floor. Pero I'm not sure kung spraying is an intervention that will lead to significant outcomes. Okay. So, hospital environment ang una, tapos yung public places where people congregate. Hindi priority siguro yung kalye o yung sidewalk sa ngayon, ano. Sige. Dr. Sonia, kunyari mag-resume ulit yung ating normal lives later, yung pong public transportation yun, yung mga MRTs, yung talagang maraming gumagamit. Dapat yun, pagtuunan at pag-isipan paano yung mga madaling hawakan ng mga tao. Yan po yung mga creative ways paano natin siya mapapanatilihing malinis. Okay. Yung ano talaga, no? So high traffic. Mm-hmm. Okay. Of course, yung personal hygiene po talaga, mahalaga. Ayan, always wash your hands with soap and water. And in the absence po, pag walang soap and water, yung alcohol po, yan, at least 60-70% alcohol content po para talagang mamatay po ang mga viruses at bacteria. Okay. Pero may naisip ako dyan, Dr. Sonia. Yung, kasi, di ba, meron pa rin, siguro ito pagkakataon nating mga Filipinos or some Filipinos na yung mahirap madalas po mag-spit into the streets, yung dududura po. Parang for me, baka yun po yung benefit ng spraying. Baka mamatay yung mga virus kasi tingin ko kung may COVID yung mga dumudura sa openly sa mga spaces o sa mga kalye. Yan. Pwedeng talaga nagkakalat. Yung process na pagdura, spread ka na ng viruses into the air. Tapos pag drop niya sa floor, yun. Pag konting galaw-galaw dun, nag-spread ulit yung virus. So siguro yun yung pwedeng
ano, pwedeng benefit nitong strategy na to. Okay. Saka sana nga, no, matanggal na yung gano'n, yung pagdura dun sa daan. Pero message, opportunity rin natin yung message yun, Doc Sonia, na dapat ngayon, stop na yun talaga, completely stop that ano bad behavior natin. Na dapat after this experience, wala na po talaga, zero na yung number of people na nagsispit, dumudura sa iba-ibang lugar. Huwag nang dumura. Yung sabi nga ni Doc Nina kanina, yung tissue, kung ano, kailangan talaga. Okay. Medyo related doon sa tanong na yon, pero sa uloob ng ospital, para daw kay Dr. Sibyl, paano daw ba i-disinfect ang delivery room kung halimbawa ay may inoperahan o may nanganak na COVID positive? Ate, kay Doc Nina din po yun, pero... Okay. Ang virus naman po ay ito, lalo na yung si coronavirus, no, madali po siyang mamatay. So yung na-mention nga po natin kanina, yung mga antiseptic agents, no, yung dilute po na hypochlorite solution, or yun nga po at least 60-70% na isopropyl or ethanol, no, mamamatay na po yung virus. So pwede po punasan yung mga surfaces, or ideally po ma-applyan talaga ng bactericidal na sabon, no, at tubig, hugasan talaga. Isa pong option is yung application po ng yung ultraviolet light, no, radiation. So yun po yung mga measures na maaaring makapag sanitize the environment, especially after delivery. Kung nagamit po yung operating room ng patient who has possibly yun nga po, no, na na-infect po yung environment. Yun po. Dr. Nina, may gusto ka bang idagdag doon? Okay na yan. Okay na yan. O, sige. So, usually lang, siguro, yung for hospitals who will be engaging in surgeries, parang usually nagde-dedicate na tayo ng, ano, like just what the OB group did dito sa PGH, meron na po sila early on during the planning, meron na silang in-identify na operating room na, oo, sige, pag nagkaroon tayo ng pasyente, dito natin siya dadalhin. Yun. So I think magandang practice po yun. Okay. O sige. Related ulit doon sa, well, slightly related dito sa meron tayong COVID center, tapos meron din naman tayong pasyente na hindi COVID pa rin. Galing kay Joseph Ranche, kung magtatagal itong pandemic, dapat daw kaya na magkaroon tayo ng ospital na baliktad naman, designated COVID-19 free, para may safe space for other essential health services. Mahirap, ano? Sige, kahit sino po sa inyo ang gustong mag-opinion. Sige. Sibyl, Nina, kaya na. I think yun naman yung isa sa mga, ano, I think yun yung isa sa mga pwedeng mangyari out of this. It's a network eh, yung referral hospitals, yung referral COVID. Ang naintindihan ko po na, yun nga, dahil, for example, PGH was identified to be a COVID center, ang naintindihan ko po ay parang exchange yon, yung mga pasyente ng PGH ay maaaring mabigyan ng kaukulang serbisyo sa ibang mga ospital. Parang talagang yun po yung isa sa mga mangyayari out of this changes na nangyayari. Napakabilis lang po ng mga changes ngayon eh, pero yun po yung isang, I think, mangyayari po. Siguro yung dun sa mga pasyente, mas magiging malinaw kung saan sila magfo-follow up in the coming weeks po. Okay. Kasi nga ngayon, maraming saradong clinic sa privado at saka sa ang publiko pareho eh, no? Na nagsasara. Okay. Ito, ang kasunod na tanong galing kay Cherry Maramag. Ano daw ba ang tingin natin? Dapat daw ba lahat ng frontliner ay ma-test?
Ako parang kay Doc Nina pa rin to. May recommendation po na ganyan. Sa China, actually, sa dun sa best practices ng China was to test, they said to regularly test the healthcare workers every 3 weeks. So I think kung there are enough kits, why not, di ba? Kasi gusto mo rin malaman kung positive or negative ka. At kung positive ka, ay magstay at home ka muna para magpagaling. Kasi you will be seeing patients, so ayaw mo rin maging source ng future infections nila. Okay, so mukhang meron tayong argument doon, ano? Sige. Ang marami kasi talagang tanong, tinitingnan ko din kung alin na yung pare-pareho, no? Ang isang tanong dito, medyo siguro kahit nabanggit na to ni Dr. Nina kanina, maraming nagtatanong tungkol doon sa airborne transmission ng virus. So paano daw ba 'yon? Ano daw ba yung tungkol sa pagiging airborne at ano yung dapat nating gawin dun sa nabanggit na baka airborne yung coronavirus? So first of all, it was experimental, no? So ang ginawa po, I think it was in the US. It was a New England Journal article. Tapos ni-report po nila na parang nag-create sila ng isang mixture with the coronavirus, tapos parang blinow off nila into a very controlled setting. Tapos mineasure nila kung present pa po yung may viable virus after specific periods of time. So ang nakita nila during the experiment na was in the air in that room, nag-decrease naman yung number of viable particles. Pero at 3 hours, meron pa rin. Kasi di ba parang iniisip natin kung droplet, dapat after a few minutes, nahulog na siya to the ground. No? So again, this is experimental. So hindi natin pa very clearly alam what it means in real life. No? Pero ang parang interpretation namin dito on a hospital level would be, for example, ngayong magiging COVID center na ang PGH as we prepare for the healthcare workers, we're setting up our personal protection equipment on a higher level. Kasi sa ICU po, for example, or yung mga frontliners who will be seeing patients and doing very invasive procedures, the amount of virus that may be present in the air just around the patient may be very high. So parang kung may level 1, level 2, level 3, level 4 protection po, mag-o-op na kami ng level 4 kahit may kamahalan po yung PPEs just to protect our healthcare workers. We would like to assure our PGH staff who will be manning these areas, yung COVID areas, na we will be securing PPEs that will protect them even if airborne. So actually, halos lahat po ng ospital, ganun na rin yung ginagawa, and we use airborne precaution. Very early on, kahit na sinasabi ng WHO na most likely droplet po yung transmission, many hospitals I know have started to use N95, particularly kasi yun rin naman yung sinabi ng WHO, kung may tinatawag na aerosol generating procedures. Ito po yung parang meron kang gagawin at mauubo yung pasyente. Yun, aerosol generating yun eh. So, pag ganun po yung gagawin na whatever procedure sa patient, naka N95 na po kami. So, yeah. So proper precautions. Okay. Nasagot ko ba yung tanong? I'm not sure. Dami kong nasabi. I'm not sure kung nasagot ko. Mukhang nasagot naman. Kasi nag-specify din yung nagtanong na gusto nga daw yung tungkol doon sa hospital environment, sa healthcare environment. So, definitely, the burden of virus is much higher kung may mga COVID patients doon, di ba? So, mas higher yung precautions na kinuha po ng hospitals. Whether kailangan mag N95 yung mga community, I don't think so. I think in general,
kung nandun kayo sa environment, you're not sure, merong mga sources, surgical mask would be sufficient. Okay, so klaro po yun. Ito, na sinabi na sa akin last question, ito para sa bahay naman. Gustong malaman ng mga nanonood, ano daw ba dapat yung proportion ng chlorine sa tubig para sa pag-disinfect sa household, sa loob ng household, at kung walang chlorine, walang Zone Rox, kung pwede daw ba na detergent lang at tubig para sa paglilinis ng mga surfaces sa loob ng bahay. Pwede pa sumagot. Yung mix po, no? Kunyari po, meron nga kayo yung hypochlorite solution. Baka ma-mention ko kasi yung brand name eh. Basta sa bleach solution po, na yung common natin ginagamit. Kunyari, tinitipid na lang po, meron kayo, pero paubos na. Maari po magtimpla. Isa pong dalawang tablespoons nung hypochlorite solution sa isang deeper yung ang tawag ito. Tabo ng tubig yon. Pwede po yung pang-disinfect. Ganun pong concentration, hindi po syempre puro. Yung tanong po kung detergent soaps ay antiseptic din, yes, most of them are. Kailangan lang po i-check natin if they contain po yung, of course, yung antimicrobial properties, like kung nakalagay po sa label, meron silang chlorhexidine or triclosan, then yes, disinfectant po ang mga detergent solution at meron pa pong ibang mga components na that would make it bactericidal or virucidal. Makakapatay po ng germs po. Ayan. Yung hypochlorite, di ba yun yung bleach? Yes, ako. Yes, oo. Kasi baka malito daw yung mga nanonood na kung ano yung hypochlorite. So, klaro lang, yun yung bleach natin. Meron din mga, usually mga meron din po yung mga madaling gamitin. So any disinfectant na nasa groceries natin will do. Tapos parang gusto ko lang po sabihin na follow po natin yung instructions na nasa bote ng bibili natin na disinfectant, whether these are hypochlorite solutions or branded disinfectants. Kasi parang recently, siguro po in the last 2 weeks yun, na meron pong mga pasyenteng pumunta sa ER ng PGH kasi parang na-expose sila sa very concentrated chlorine, no? So they manifest, parang nahirapan po sila huminga kasi parang naging overly aggressive about mixing the chlorine. Tapos siguro po parang naisip nila na mas matapang kung mas madami. Tuloy nahirapan po sila huminga. So iwasan po natin yun and follow the instructions in whatever we will use. Yeah. Okay, thank you. Time's up na tayo. Tapos na ang oras na ibinigay sa atin kasi hanggang 7 lang. Kaya maraming salamat, Drs. Nina, Ants, and Sibyl, dun sa mga lecture nyo at saka sa mga sagot nyo sa napakaraming tanong. Hindi pa po tayo nangalahati dun sa mga tanong na ipinadala sa atin sa ng mga audience. So i-summarize ko na, no, yung mga natutunan natin sa webinar today. Binigyan tayo ni Dr. Nina ng situationer. Alam natin na dumadami ngayon yung kaso dito sa atin sa Pilipinas at related to that, yung sinabi ni Dr. Ants na dapat ang parte natin, susunod tayo sa dapat nating gawin. Katulad ngayon, naka-lockdown tayo, naka-community quarantine. Dapat susundin natin kung ano yung itinalaga na mga gagawin. Doon naman sa nag-uutos ng kung anong dapat gagawin, dapat pinapaliwanag para lahat alam kung bakit pinapagawa ang isang bagay. Ang lahat ng bagay na related dito sa community quarantine. Syempre, hindi mawawala yung core message natin, dapat yung paghuhugas ng kamay, gamit ng sabon at tubig o kaya alcohol,
Tapos kung tayo ay uubo, tayo ay babahin, dapat takpan natin ang ating bibig at ang ating ilong at ang tissue na ginamit ay dapat na itatapon, tapos maghuhugas ulit tayo ng kamay. Kung tayo ay maghahanap ng impormasyon, dapat doon sa tamang mga website para hindi tayo na-fake news. Tapos meron tayo lahat papel, lalo na sa komunidad. Okay. Maraming salamat ulit sa ating mga speaker. Nagbigay kayo ng panahon para sa webinar natin ngayong araw na ito. Okay. Maraming salamat po sa ating mga manunood din. The Mu Sigma Phi Sorority would like to thank our partners: the City of Manila, the University of the Philippines, Manila, the UP College of Medicine, the Philippine General Hospital, Liga ng Mga Barangay Manila Chapter, and the Mu Sigma Phi Foundation. We would like to acknowledge Vice Mayor Honey Lacuna Pangan of the City of Manila, Councilor Lay Lacuna, President of the Liga ng Mga Barangay Manila Chapter, for their valuable assistance in this project. We would also like to acknowledge the participation of Congresswoman Angelica Natasha Co of the BHW party list and her constituents, the Barangay Health Workers of the Philippines. We would also like to thank our media partner, Inquirer.net. We are also grateful for the support from the UP Manila Information Management Service. Most of all, we thank you, our participants, for spending your time with us. For more details and updates, please check our Facebook page at facebook.com/mspsimmunity and our Twitter timeline at twitter.com/immunitweets. Today's webinar recording and all webinar recordings may be viewed at our YouTube channel, tinyurl.com/mspsimmunitywebinar. Thank you and keep safe. Sama-samang aksyonan, COVID ay iwasan.